Shout out time. Shout out Parkay Akoto si Apostle. Shout out Damien Tabago. Shout out Jigger Carl Cruz. Shout out Parkay Jupiter G Play CH. Shout out Prince Francis Garcia. And shout out din sa'yo S Pretender Gaming. What is up, guys? So ngayon, pag-usapan natin yung revamp na Gatot Kacha. So kung napapansin nyo no, medyo dumadami yung gumagamit ng Gatot ngayon sa rank o kaya sa classic. Kasi dahil yon sa mga revamp na skills niya. Tapos kung napapansin nyo, yung role niya naging tank slash fighter na siya. Dahil nga kasi dun sa revamp, tumaas yung damage niya as a fighter. So yung builds nito, explain ko. Hindi kasi ako masyadong nag-gatot sa rank. Kabibili ko lang nito actually. So tara, tingnan natin yung mga builds. So itong ginagamit ko na current build ngayon, syempre sa rank game unang bibilin mo is yung mask. Tapos ito yung next, tough boots. Itong boots na to, pwede nyong pagpalitin to dun sa defense na boots. So depende nyo na lang sa katapat or sa kalaban nyo kung mas marami yung physical attacker, yung isang boots yung bilin nyo. Pwede din naman, huwag nyo palitan yung boots, mag tough boots kayo, tapos palitan nyo yung curse helmet ng antique kiras. At least yun, meron ko yung physical tsaka magic defense. Pero sa build na to, explain ko yung second item is yung curse helmet. Third item, Athena shield. Fourth item, immortality. Fifth item, oracle. Sixth item, twilight armor. Subukan natin guys sa training yung mga skills, pati yung mga gamit nito. Subscribe nga pala kayo guys sa Bocho Gaming. Kung gusto nyo pa ng iba pang tutorial na hero, comment lang kayo sa baba. Oo nga pala guys, para dun sa emblem na gamit ko is tank emblem. Ang nilagyan kong stats is yung HP, pati yung cooldown reduction. Tapos para naman sa talent, nilagyan ko yung concussive blast. Ito yung bagong talent sa tank emblem. Explain ko din guys kung paano siya gumagana ngayon. And para naman sa battle spell, ginagamit ko dito is vengeance. Explain ko guys yung concussive blast. Yung effect nito, after ng basic attack, merong magic damage sa mga kalaban na malapit sa'yo. I-testing natin sa damage bot. So meron siyang bilog na parang lalabas kapag katapos ng basic attack mo. Kung nakita nyo guys na bawasan yung 4, diba? So maganda to sa clash kapag kagamit nyo ng ultimate ni Gatot. Tapos yung next basic attack nyo may kasunod na magic damage yun. Yun yung dahil sa tank emblem na yun. Tapos yung cooldown nun every 15 seconds yun. So kailangan check nyo rin kung meron na kayo nun or wala pa. Para naman sa first skill ni Gatot Kacha, ito yung AoE na skill niya, pero isang pahaba siya. Dito sa update na to na ginawa kay Gatot, mas pinahaba yung first skill niya. So testing natin. Habang yung kalaban nandun sa linya na yon kung saan nag-skill si Gatot Kacha, sunod-sunod yung damage na marireceive nila. Kung makikita nyo, may 150 na sunod-sunod na damage, diba? So dapat, kunyari tumatakbo yung kalaban, isentro nyo kung saan siya patakbo. Kasi habang nandun sila sa bika na yon, sa crack, na-slow din sila ng 40%. Para naman sa second skill, ito yung crowd control ni Gatot. So, pag pinindot mo siya ng matagal, lalayo yung range. Tapos kapag tinamaan mo yung kalaban, ito yung sinasabi ko kaninang skill na matutaunt nyo yung kalaban. Ibig sabihin, kayo yung aatake ng kalaban for 1 second, depende sa skill level ng second skill ni Gatot. So kapag na max level niya yung second skill niya, 1.5 seconds kayong aatake ng kalaban. So dun ngayon papasok yung vengeance na skill. Kunyari magka-clash kayo. So kapag ultimate nyo dun sa kalaban, kunyari nakuha nyo silang 5. Tapos nag-second skill kayo, nakuha nyo sila ng 5 ulit. So 5 atake sa inyo, tsaka nyo pindutin yung vengeance. So habang inaatake kayo ng kalaban, merong magic damage na babalik sa kanila. Para naman sa ultimate skill ni Gatot, ito yung tatalon siya. Makikita nyo dito, sobrang lawak ng range. So dapat aware kayo sa map kung nasan yung mga kalaban, or pwede nyo rin itong i-advance kung dito siya tatakbo, ganun. So, ito yung ultimate skill niya.
Yung ultimate skill pala ni Gatot. Kunyari nasa gilid lang yan ng circle. Pag natamaan nyo siya, mapupunta siya sa gitna. So kung nakita nyo, napunta siya sa bilog sa gitna, diba? So maganda to pang initiate sa clash. So kung mag-Gatot Katcha kayo sa rank or classic, kayo dapat mag-initiate ng clash para maset nyo ng maayos yung gank nyo. So pwede nyo gawing combo dito is pagka-ultimate nyo, cast nyo agad yung second skill para kayo atakiyan, vengeance. Tapos first skill para ma-slow. Para naman sa passive ni Gatot Katcha, once na ina-atake kayo ng mga kalaban nyo, may mapupunong bar sa ilalim ng health bar nyo. Yun yung tinatawag na rage bar. Kung nakita nyo, may napupuno sa ilalim ng green na health bar, di ba? Yung pula. So kapag meron na kayo nyan, tapos nag-normal attack kayo sa kalaban, dun mag-activate yung passive ni Gatot. Mas malakas yung damage. Nito nyo, 1,300 magic damage. So habang nagka-clash, syempre ina-attack kayo or nadadamay kayo sa mga skill ng kalaban, mapupuno yung rage bar nyo. Tapos i-basic attack nyo agad kapag nakita nyo medyo malaki na yung rage bar para malakas yung next basic attack nyo. Kung nito nyo, medyo umaapoy yung or naong-oriente yung kamoon ni Gatot, diba? Ayan, pwede na yan. Sunod na tira nyan, malakas. May extra magic damage. Explain ko naman ngayon yung item ni Gatot Katcha. So, kung mag-Gatot Katcha ka sa rank or classic, syempre, support ka. Bibili ka muna ng wooden mask para sa first item. Kapag nakabili ka na ng mask, pwede mo nang bilhin yung boots. Dito sa build na to, tough boots yung binuo natin para ma-reduce yung control time. Ibig sabihin ng control time, kunyari yung kalaban nyo maraming crowd control na skill. So, ang effect nito, mare-reduce nyo yun ng 30%. So, okay siya pang clash para hindi ka masyado makontrol ng mga kalaban. Para naman sa second item natin, Cursed Helmet. So, magic defense to, tsaka HP. Tapos, yung unique passive niya, yung burning na magic damage. Depende to guys sa kalaban nyo ah. Kung kalaban nyo puro physical damage, pwede nyong tanggalin tong Cursed Helmet, palitan nyo ng Antique Kiras. Ito namang Antique Kiras, physical defense siya, yung main effect niya, HP tsaka HP regen. Tapos yung unique passive nito maganda kasi both physical and magic attack malalas ng 6%. So, idepende nyo guys sa kalaban nyo. Pero dito sa build na to, Cursed Helmet yung gagamitin natin. Tapos sa third item, Athena Shield. So, effect na to, HP, Magic Defense, pati HP Regen. Tapos yung unique passive na to, sobrang ganda. Bibigyan ka ng shield. Tapos every 30 seconds yun, magbibigay ng shield sa'yo kung mawala man. So, okay na okay itong Athena Shield, lalo na kapag puro magic damage yung kalaban nyo. Para naman sa fourth item, Immortality. Passive effect niya, yung magre-resurrect ka kapag namatay. Tapos kapag nabuhay ka dito, meron kang 15% HP, tapos meron kang shield na kaya mag-absorb ng 300 to 1,000 points of damage. So, very helpful siya kung kunyari ikaw yung ginang, pwede ka pang makatakas, may chance pa. Para sa fifth item natin, Oracle. Magic defense tsaka CD reduction to, pati HP. Tapos yung unique passive naman ito, mag-increase ng 30% yung regeneration effects mo. Tapos guys, kapag nakompleto nyo na, titignan nyo rin lagi pag in-game kayo. Titignan nyo kapag anim na yung gamit nyo tapos may mask pa kayo, pwede nyo na siyang ibenta. Kasi may stock yung gamit nyo sa lima. So yung last item natin dito, Twilight Armor. Yung main effect niya, HP, mana, pati crit damage reduction. Ang kagandahan dito sa Twilight Armor guys, pangontra to sa mga MM na critical type. Kasi malaki yung crit damage reduction niya, 20%. So, ganun lang kabilis yung explanation natin guys sa builds. Kasi depende talaga siya sa kalaban. So, alamin nyo rin kung ano yung mga gamit na pwede nyo pang i-build kay Gatot Katcha. Kung gagawin nyo ba siyang fighter type or tank type talaga. So, yun guys. Sana nag-enjoy kayo sa video na to at may natutunan kayo kahit konti. Kung meron kayong mga suggested na item builds, comment nyo lang sa baba. Huwag nyo rin kalimutan mag-subscribe sa Botcha Gaming and follow nyo na rin kami sa Facebook.